ayoko nang umiyak uli nang dahil lang kay Steven. Gusto ko nang magpahinga sa'yo. Kaya, matatanggap mo ba ako? Saka ka na sumagot. Gabi na eh. Good night. Sanang isoli ito. Ito na oh. Siguradong hindi ka makakatulog ngayong gabi. Matagal mo nang gusto si Heidi, di ba? Kung ganon, magde-date na ba kayong dalawa? Good night. Gusto ko nang magpahinga sa'yo. Kaya, matatanggap mo ba ako? Grabe, vintage ng model na to. Sino ka? Kinunan mo ako ng picture? Hindi ah. Sure kang hindi mo ako kinunan? Dito ka nag-work? Ano ginagawa mo rito? Tinatanong kita. Wala akong ginagawa. Eh, ikaw? Bakit ka umiiyak?
Kung naiiyak ka pa, dito ka na lang. Iwan na kita. Kung ganon, yung pinsan ng anak ng kaibigan ng stepmother mo, pinagtapatan na rin sa wakas ng babaeng matagalan niyang nagugustuhan? Maganda ba yung girl? Oo. Hoy! Isang bagong couple na naman ang nabuo. O kaya, kailan ako magkakaroon ng chance mahal kong si Colton? Pero... hindi pa naman sumasagot yung lalaki. Kailangan niya pa bang sumagot? Cute si girl, di ba? Sira. Hindi lang kagandahan ang importante, no? Yun lang, girl. Pero kahit na, dapat sabihin ng lalaki, tayo na. Para maging official sila. Hay, ang sinauna mo naman? Hindi na uso yun ngayon. Basta nakikipag-flirt na lang ang mga tao sa isa't isa. Pagkatapos noon, automatic nang sila na. Pero... kung matagal lang may unrequited feelings si boy, posibleng ibang mangyari doon. Gaya ng... gaya halimbawa ng... posibilidad na may iba na siyang nagugustuhan. Na babae? Malabong mangyari yun. Palagi lang naman siyang nag-iisa eh. Ang iba niya nakakasama bukod kay Heidi. Ako? Ay, nako, hindi. Malabo talaga. Hindi, imposible. Ay, hindi nga. Hindi. Paano malalaman kung gusto ka rin ng isang lalaki? Ayos ah. Siyempre naman. Huwag kang umasa. Hindi ka gusto nun. Imbis na kami ang tinatanong mo, bakit hindi siyang tanungin mo? Tatanungin ko ba kayo kung kaya ko yun?
Ay, nakakainis naman itong mga to. Kung hindi siya nagagalit sa'yo kahit na ano pa ang gawin mo, yun, sigurado na gusto ka niya. Ganun ang mga lalaki. Hindi sila nagagalit sa babaeng gusto nila. Kahit ano pa ang gawin ko? Nabitawan ko lang bigla eh. Aray! Ano? Bakit? Okay ka lang? Ewan. Ano nangyari dito? Si Charlotte. Charlotte yun! Tukot patay! Anong problema mo? Ikaw ang gumawa nun, no? Ano? Ay, ang sungit mo. May sakit na nga ako eh. Gusto mo masaktan? Ganyan ba ang tamang pagtrato sa pasyente? Medyo OA ka na eh. Ano? Alam mo kung bored ka, matulog ka na lang. Ha? Isa! Ano? Inasikaso mo ba ako habang injured ako? Ano? Nag-alala ka man lang ba sa akin? Dinalhan mo ba ako ng kahit anong masarap? Matanda ka na eh. Para ka naman bata. Wala nga siyang feelings para sa akin. Kita tayo.
Bakit ang dami nito? Gusto ko nang magpahinga sa'yo. Kaya, matatanggap mo ba ako? Heidi. Mag-usap muna tayo sandali. Hindi na kailangan. Dahil na naman ba sa akin? Ginagamit mo si Jerwin dahil sa akin? Wow. Feeling mo rin ikaw ang dahilan ng lahat. So, ba't ka pala nagkakaganyan? Wala. Narealize ko kasing kung meron laging umaalalay sa akin, si Jerwin yun, hindi ikaw. Oh, bakit nandito ka? Ba't nandito ka rin? Para kay Heidi. Tapos na ba kayo? Sorry ah. Kailangan na namin pumasok. Tara. Kumain ka na. Papasok pa ako eh. Ay, meron ba kayong progress tungkol sa asawa ni Chairman? Mukhang wala eh. Hoy, Chona! Alam mo ba kung anong dinadanas ko ngayon ng dahil lang doon? Eh, bakit kayo nagagalit? Alam mo bang minamasahe ko siya ng mas matagal kaysa sa iba para lang magpalakas ako sa kanya? Ayan, tingnan mo, mas kulado na yung braso ko! Yan ang hirap sa'yo eh. Napaka-insensitive mong bata ka. Pambihira. Ay, naku. Ang mama ko. Ano? Naiintindihan ko rin ang nararamdaman nyo, syempre. Hayaan nyo. Mapapangasawa ko rin ang isa sa mga kang. Pag sa Sky House na ako nakatira, ipapabotox natin to. 100 botox shots! Sobrang dami ng 100. Ano ka ba? Kumain ka na nga kasi. Kaya niyo yun? Pero alam mo, meron akong narinig na kakaibang bagay. Gaya ng? Ayon sa narinig ko, hindi si Chairman ka nga una niyang asawa. Hindi nga. Talaga? Kung ganun, niloko niyo si Chairman Kang nung nagpakasal sila? Oo, posible yun. Malalaman ko rin yun. Tatanungin ko siya. Ang kaso lang, totoo kaya yun? Paano kung sinisiraan lang siya ng mga naiingit sa kanyang tao? Tama. Posible rin na ganun nga. Anyway, siya ang panglimang pinakamahalagang tao sa Hanyul. Kaya natural lang na pag-uusapan siya. Pwes ito na ang chance natin. Ito na ang tamang pagkakataon para magpalakas sa kanya. Magpalakas? Ibig ko sabihin niyo sa kanya lahat ng naririnig niyo para maging kakampi niya kayo. Sa madaling salita, pwede niya akong gawing kanang kamay? Pagkatapos nun, mula sa pagiging kanang kamay, magiging balain niya kayo balang araw! Ibig mo! Agad talaga kita! Balae! Yes, balae! Yung tungkol sa nangyari, meron ka bang gustong sabihin? Meron. Yung mga sinabi mo nun, totoo ba yun?
Dahil na naman ba sa akin? Ginagamit mo si Jerwin dahil sa akin? Totoo yun lahat. Para kay Heidi. Tapos na ba kayo? Sorry ah. Kailangan na namin pumasok. Tara. Tama, Charlotte. Bakit naduduwag ka? Hindi ka naman ganyan, ha? Diretsuhin mo siya. Tanungin mo siya kung sinong gusto niya. Para tapos ang problema. Tama. Kaya ko yun. Bakit? Ayoko. Dahil nakita ko kung ano yung ginawa mo. Eh ano naman ang big deal kung sinira ako to? Huh? Alam mo naman kung gaano kabalo si Jerwin pagdating sa mga kotse, di ba? Para sa kanya, para na rin tong pagpatay. Talaga? Ano pa kayong magandang wasakin dito? Si Heidi ba ang dahilan yan? Actually, nakita ko rin ang sinabi yun ni Heidi kay Jerwin nung isang gabi. Pero kahit ganun, hindi mo pa rin dapat sisihin si Jerwin. Wala naman akong pakialam kahit pa mag-date silang dalawa eh. Sigurado ka ba dyan? Hindi ka sigurado eh. Sus, huwag mo na nga akong tanungin, pwede ba? Nakukulitan na ako sa'yo, ginugulo mo ang utak ko, nakakainis. Nga pala. Bakit nandito ka? Ako? Kasi... Ano... Magkasama ngayon si Jerwin at si Heidi. Silang dalawa? Celeb, free ka ba ngayon? Maluwag ang schedule ko eh. Pwede mo akong samahan? Sorry, pass muna ako. May nangyari ba? Itatanong ko lang. Kayong mga lalaki, mas gusto niyo talaga yung mga babaeng girly, hindi ba? Gaya ni Heidi? Ba't mo nabanggit si Heidi? Wala lang. Naisip ko lang kung posible bang may magkagusto sa isang tulad ko. Meron siyempre. Mas cute ka nga sa kanya. Oh, ikaw ah. Ganyan ba mga taga-showbiz? May talent ka rin sa pambobola. Diyan ka muna. Yung mga sinabi mo nun, totoo ba yun? Totoo yun lahat.
Nag-alala ka man lang ba sa akin? Dinalhan mo ba ako ng kahit anong masarap? Ay, di bali na nga. Luto ni Mrs. Oh. Sarap eh. Ano naman yan? Ay, ako dyan. Sige. Sarap niya na. Sarap yata yan. Ano yan? Patikim nga. Ay. Ako ito lang. Wala ko. Yung mga tao sa Angel Group, ang dami siguro nilang pera, ano? Sus, tinatanong pa ba yan? Yung lupa na yan, pag-aari yan ng Hanyol. Oo nga, ano? Sigurado ako marami pa silang ganitong pag-aari. Yan, good. Lean forward, please. Okay, ito ng last question. Hindi ba confession ang title ng main track sa pinakabago mong album? Naisip ko, sinulat mo ba yun para sa isang tao? Teka! Wala siyang ganun. Para sa lahat yun. Akala ko dinedicate niya sa isang tao. Anyway, gawin na natin yung last shots, then we're done for today. Okay, ma'am. Ay, teka. Dahil may bago kang album, may hinanda nga pala kami regalo para sa'yo. Nako, thank you. Naalala mo ba nung nag-calligraphy ka for your last album? Oo. Ito, kapag naglagay ka rito ng mainit na cup or mug, merong lalabas na words dyan. Oh, talaga? Ito na, oh. Uminom ka nito araw-araw kahit wala ako. Oo, sige. Iinumin ko yan. Tandaan mo, pag pinabayaan mong kalusugan mo, magagalit ako sa'yo. Mukha ngang namroblema ka ng todo dahil sa akin, no? Ewan ko sa'yo. Ito naman, no. Umiti ka naman dyan. Buti, dumating ka na. Pinatawag niyo ako, sir? Bukas kasi, may nakaschedule na meeting si Marla. Pwede bang ikaw nang bahala sa kanya? Sir? Sigurado akong busy ka rin. Sorry kung nakakaabala ako. Wala kasi akong ibang mapagkakatiwalaan pagdating sa kanya. Kaya for now, ikaw na lang muna. Mabait si Orson. Hindi kanya pababayaan. Mr. Lee, okay lang ba sa'yo yun? Yes, ma'am. Walang problema. Kasi bigla na lang siyang... Ay. Uy, Colton! Oh.
Bukas na ang release ng bago mong kanta. Sorry, nakalimutan ko. Hayaan mo na. Ha? Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Tingnan mo, oh. Sige na, kunin mo na to. Para sa'yo talaga yan. Talaga? Wow! Kung ganun, total binigyan mo ako nito. Pwede ko rin bang mapakinggan ng live? Delikado eh. Ayoko mag-leak yun 30 minutes bago i-release yung kanta. Hoy, ito naman. Hindi ko naman yun ikakalat. Sige na naman, special request lang. Ayoko. Sungit! Sinabi ng ayoko eh. Grabe. Sige, ganyanan na. Ay, talagang. Naduh morge.